Magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pag-register sa ating online session. Ako po si Charlene L. Prieto, Chief Human Resources Specialist ng Civil Service Commission Region 5 Examination Services Division. Welcome po at simulan na po natin ang ating discussion. SPELS on point for local officials. Ano nga po ba ang SPELS? Ang SPELS po ay Special Eligibility. This is granted by the Civil Service Commission to qualified individuals. So dito po nagkakaroon ng Special Eligibility ang mga qualified individuals kung saan pwede po nila itong gamitin para makapasok sa government service. So hindi na po nila kinakailangan mag-exam o ipasa po ang ating career service examination. Meron na po silang Special Eligibility. This is granted under special laws and CSC issuances. So we have many types of SPELS. So nandyan po ang honor graduate eligibility under Presidential Decree Number 907, skills eligibility under MC 11, electronic data processing eligibility under CSC Resolution 90083, scientific and technological specialist eligibility under Presidential Decree Number 997, Sanggunian member eligibility under RA 10156, Barangay Official eligibility under RA 7160, Barangay Health Worker eligibility under RA 7883, Barangay Nutrition Scholar eligibility under PD number 1569. Sa video po natin ngayon, pag-uusapan natin ang Barangay Official eligibility. Narito po ang ating topics para po sa video na ito. Nandyan po yung legal basis ng ating BOE, ang nature ng ating BOE, sino ba ang entitled at ano ba ang mga qualifications para magkaroon o magkaroon ng grant ng BOE. Appropriateness or equivalence po ng ating BOE at ang application period. Simulan po natin sa legal basis. Ang legal basis po ng ating Barangay Official Eligibility ay ang ating Local Government Code mismo. Yan po ang ating RA number 7160. Sabi po sa Item 5, Section 393, Benefits of Barangay Officials, be entitled to appropriate civil service eligibility on the basis of the number of years of service to the barangay, pursuant to the rules and regulations issued by the Civil Service Commission. So, nandito po sa Local Government Code ang Barangay Official Eligibility. Ano naman po ang nature ng ating BOE? The grant of BOE is an act of goodwill from the government. And ang stand po ng CSC is that this is a privilege given to barangay officials in recognition of their services to the community. So, ito po ay isang pribileyo na binibigay po sa ating mga barangay officials. Sino po ba ang entitled sa BOE? So, nagsimula po itong ating BOE noong August 1, 2012 at meron po tayong two types of barangay officials. Ang ating pong elective barangay officials, yan po ang ating mga punong barangay o barangay captain, sanggunian members or ang ating mga kagawad, at ang ating sanggunian kabataan chairperson. Meron din po tayong appointive barangay officials. Sila naman po ang ating mga barangay treasurer at barangay secretary na appointed po ng duly elected punong barangay. Ang qualifications po natin, unang-una po sa ating requirement is the completion of term of office. Nabanggit ko po kanina, dapat po ang ating pong barangay official ay nakapagkumpleto ng kanyang termino. Ayon nga po sa ating CSCMC number 13 series of 2012, the grant of BOE shall be based strictly on completion of term of office. So dapat po natapos niya po ang kanyang term of office.
Ngayon, tanong po natin, ano ba ang ibig sabihin ng term of office? Ang term of office po ng ating elective official ay nakasaad po yan sa ating batas. So, under RA 9164 po, yan po ay 3 years. Ano po? Kaya lang po minsan, nagkakaroon po tayo ng Republic Act issued kung saan nagkakaroon ng postponement yung ating mga elections at na-extend po yung term of office ng ating mga barangay officials. Pag ganoon po yung sitwasyon, yan po yung tinatawag natin na holdover. Di ba po? Pag ganito po nagkakaroon tayo ng holdover of the term of office, ang civil service po ay nag-i-issue ng resolution kung saan nakalagay po doon kung kailan mako-consider na completed na ang term of office ng ating mga barangay officials. Sa atin naman pong appointive officials, ang completion of term, ang ibig sabihin po nito is the continuous number of years of satisfactory service rendered from the time na na-appoint po sila, which must correspond to the number of years covering the term of office of the appointing punong barangay and may include services rendered under previous appointment. So, ibig sabihin po, kung hindi pa considered as completed ang term ng punong barangay, hindi rin po considered na completed yung term ng ating mga barangay treasurer or barangay secretary. Meron po kasing sitwasyon kung saan ang ating treasurer or secretary ay nakapag-serve na doon po sa previous na punong barangay. Kaya po, nagkakaroon sana siya ng pagkakataon na mag-file na before pa matapos yung term ng current na punong barangay. Kasi nga po, nakapag-kompleto na siya ng 3 years. Dahil meron na siyang previous services. Kaya lang po, ang kinoconsider po natin ay dapat matapos muna yung term ng barangay, punong barangay po, ng barangay kapitan. Okay po? So, kung hindi pa po considered tapos yung term ng punong barangay, hindi pa din po natin makoconsider na tapos yung term ng ating appointive official. Also po ang ating barangay treasurer and barangay secretary na appointed by the punong barangay to whom they are related up to the 4th degree of consanguinity or of affinity, hindi po sila qualified sa grant of BOE. Meron po kasi tayong affidavit na hinihingi po, requirement po yan, kung saan nagde-declare po doon ang ating barangay treasurer and barangay secretary na hindi sila related doon sa kanilang appointing punong barangay. Halimbawa naman po ang isang barangay official ay nakapag-serve bilang appointive official, halimbawa po treasurer or secretary, and then later on naging siyang elective official, naging siyang kagawad. So hindi po pwedeng i-add yung kanyang services sa appointive capacity at sa elective capacity. So, vice versa po yan. Ano po? So, hindi po natin pwedeng pagdugtungin yung services niya po kasi magkaiba po yung elective and appointive capacities po. Meron naman pong cases kung saan ang ating pong mga barangay officials nagkukulang po sila ng days doon sa kanilang completion of term of office. So as long as hindi po lumampas sa 15 days ang kanilang deficiency number of days, pwede po silang makonsider sa grant of BOE. Halimbawa naman po yung ating mga barangay secretary at barangay treasurer na hindi po nakapagkompleto ng kanilang years of service corresponding to the term of office of their appointing punong barangay for more than 15 days. Ano po? So hindi sila nakakomply doon sa 15 days requirement natin.
Pwede naman pong gamitin yung sa previous appointment po nila sa similar capacity. So kung barangay secretary, yung appointment niya din as barangay secretary in the same barangay lamang po. So pwede po yun makonsider to be able to complete the required number of years of service. So yun lang po yung pwedeng i-count yung kanyang previous appointment. Meron din po tayong tinatawag na rule on succession. Kasi meron pong mga nangyayari po, mga sitwasyon kung saan po nagkakaroon ng changes sa ating mga barangay officials. So ito po yung tinatawag na rule on succession. So this is under CSCMC 30 series of 2016 and CSC resolution number 1601-57. So under po sa rule of succession, pwede po na yung isang sangguniang barangay member ay naging siya pong punong barangay. So halimbawa po, yung barangay captain position po ay nabakante sa anumang kadahilanan po, posible po na yung ating barangay kagawad, siya po ay mag-a-assume na ngayon bilang barangay captain. So pag ganun po yung sitwasyon, yung service po ng ating barangay kagawad as barangay captain doon sa remaining number of days sa kanyang term, i-credit po natin yon. So counted po yon, good as completed po yung term ng ating SB member na nag-assume as punong barangay or barangay captain. Meron naman po tayong SK members na nag-assume as SK chairperson. So ang tawag po natin sa kanya ay SK chairperson successor. So dapat po ang condition po dito ay pwede siyang mag-grant ng barangay official eligibility provided po na ang assumption to office ng ating SK chairperson successor dapat within the allowable 15-day deficiency period. And if permanent vacancy po yung nangyari, dapat within 15 days from start of the term of office ng ating SK po. Ano? So, yun po yung condition doon sa ating SK member na naging SK chairperson. In case naman po of permanent vacancies sa ating sangguniang barangay, halimbawa, tapos hindi ito na fill upan following the automatic succession at nagkaroon po ng appointee ang ating pong local chief executive. So in that case po, hindi po entitled to BOE ang ating appointed sangguniang barangay member. Kasi sabi nga po, ito pong barangay official eligibility ay para lang doon sa na-elect as barangay official po, sangguni ang barangay member, SK chairperson, or punong barangay. So, hindi po siya pwede doon sa appointed po ng ating local chief executive. So, another qualification po ng ating barangay official eligibility, dapat po yung kanilang pangalan ay included sa master list of barangay officials issued by the concerned DILG regional office. So, meron po tayo niyan na master list. Also, dapat po hindi sila na-employ or they did not receive any form of salary or compensation from the government except yung honorarium po nila for holding a position in an ex officio capacity during the term of office or service requirement. Kaya po, meron po tayong mga SK chairperson na kung saan sila po ay na-elect bilang SK president. Ano po? President ng Federation po ng mga sangguniang kabataan. Hindi na po sila entitled sa ating barangay official eligibility. Kasi po, meron na po silang compensation and allowances na nare-receive from the local government. So, hindi na po sila pwedeng mag-apply for barangay official eligibility.
Ngayon naman po, tingnan naman natin, ano ba ang appropriateness or equivalence na tinatawag ng ating barangay official eligibility? Saan po ba ito pwedeng gamitin? Ang atin pong BOE ay pwedeng gamitin for appointment to first level positions in the career service, except po doon sa covered ng board, laws, or other po na mga special eligibilities na may mga requirements din po, like yung ating nasa MC-11. So, pwede po siya sa first level position. So, parang sub-professional eligibility po, ano. Pero po, we emphasize po that eligibility is just one of the qualification standards. So, meron pa po tayong ibang kinoconsider po kung saan tinitingnan po natin yung education, yung training, yung experience, and competency requirements po ng isang position. So, hindi lang po eligibility yung nasa qualification standard. So, dapat po, lahat po ito ay ma-satisfy or ma-meet ng ating applicant or ng ating appointee. Ang application period po natin, sa ngayon po ay ito na lang po yung pwedeng mag-apply. Ano po? This is continuous for elective and appointive barangay officials who completed their term on or after August 1, 2012. Kasi yung unang portion po dyan, nag-expire na po yung kanilang period of application. So, sana po ay may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Ang next step po natin, doon naman po tayo sa ating procedures and requirements. Ano po yung documentation po na kailangan ninyong isubmit sa office namin? Yan po ay nasa susunod na video na ginawa po ni Mr. Mico Perlora ng aming office. So, panoorin niyo po yan para malaman niyo po kung ano-ano ang aming procedures at mga requirements. Kung meron po kayo mga katanungan or any concern po on barangay official eligibility, please email us po sa ro05.esd@cse.gov.ph. So, yun po ang ating session ngayon. Medyo maikli lang pero siksikliklik. Sana po marami kayong natutunan. Stay safe po tayo. Salamat po sa inyong lahat. Good day to everyone and thank you for being here. I am Michael Carlo Perlora of the Examination Services Division of the CSC Regional Office 5 and I am one of the processors for the application for special eligibilities. Bago po tayo magpatuloy sa ating video, siguruhin po muna natin na una nating pinanood yung video tungkol sa basic qualification standards para maging qualified tayo sa pag-apply sa eligibility at ang kanyang applicability for entry into government service. If you have not done so yet, maaari po lamang na yun muna po ang inyong panoorin. Okay, on to the video. Bago ang lahat, mas maganda po sana na habang nanonood kayo ng videong ito, ay mayroon po kayong hawak-hawak na application form. Yan po. Para mas madali para sa inyo ang makasunod sa mga detalye ng requirements. For the latest application forms, ensure na website po namin ang gagamitin ninyo para ma-download ito. Ito po ang aming website. Paki-download lamang po ng form doon sa website na aming binigay. Pagkatapos, i-print po natin ito sa isang long bond paper. Tapos, para makatipid po tayo sa pag-print, maaari po natin itong i-print ng back-to-back. Okay, let us assume na meron kayong hawak ngayon na application form. Kung mapansin po ninyo sa likod, meron po yung list of requirements, including the qualification standards for the eligibility that you are applying for. And kung mapapansin nyo rin po, meron din pong dalawang set of requirements sa likod ng form. Meron tayong general at specific requirements. Ang mga nakalista sa ating general requirements ay mga dokumento na kailangan na common sa lahat ng special eligibility na ginagrant ng CSE. In this video,
Focus muna po tayo sa ating mga general requirements. Ang unang item sa ating list of general requirements ay yung application form, of course. Tulad ng sinabi ko kanina, i-download lamang ang form sa aming website na binigay kanina to ensure na yung latest version ng form ang inyong makukuha. Kasi, pag gumamit kayo ng application form na hindi latest version, maaari pong i-disapprove ang inyong application. Also, siguruhin din po na tama na application form ang ating ginagamit. Okay, completely fill out your personal information in the form. Maaari po lamang na i-fill out ang lahat ng fields dito sa form at huwag mag-iiwan ng blanko. Kung hindi po applicable sa inyo yung hinihingi na data, sulatan lang po ninyo ng not applicable or NA. Pagkatapos po niyan, huwag po nating kalimutan na i-indicate yung petsa ng ating pagsusulat dito sa form at yung signature over printed name. Now, in line with our current implementation of the temporary alternative procedure for eligibility-related transactions, dahil kami ay hindi sa ngayon nag-a-accept ng walk-in applicants at face-to-face transactions dahil nga sa banta ng COVID-19, nire-require namin na ang jurat portion, ito po, yan, yung jurat portion ng application form ay inyong ipanotaryo. Pwede po kayong tumungo sa isang notary public para dito or sa public attorney's office. Kung kayo naman po ay namamasukan sa opisina ni gobyerno, maaari po ninyo itong papirmahan sa inyong head of agency. Ngayon, ang pangalawang requirement ay 3 pieces identical passport-sized photo with name tag and signature. Please pay attention to this kasi marami ang nagkakamali dito. Mahal pa naman magpa-picture, sayang naman kung pauulitin namin yan sa inyo. Unang-una, ang picture ay dapat nasa standard close-up format. Na ang ibig sabihin ay yung picture ninyo ay dapat magsisimula sa shoulder level. Next, dapat white ang background ng inyong photo. Standard po yan. Tapos, meron po dapat kayong hawak na name tag habang kayo ay nagpapapicture. Ang name tag ay dapat handwritten, ibig sabihin sulat kamay. Hindi po pwede na computerized ang ating name tag. Ang pangalan po ninyo sa ating name tag ay dapat ganito ang format. Given name, middle initial, surname, extension, if any. Isulat ang pangalan ng malinaw at nakamolde o ibig sabihin all capital. Tapos sa ibabaw ng pangalan ninyo, inyo itong pirmahan. Hawakan po ninyo ang inyong name tag habang nagpapapicture na hindi lalayo sa isang pulgada or 1 inch below the chin. Dapat huwag masyadong mababa ang inyong name tag. Ang border po ng inyong name tag ay magiging bottom border ng inyong picture. Dapat po ang inyong ulo at mukha ay magko-cover ng at least 80% ng larawan. Dapat din po na ang picture ay bare face. Ibig sabihin, aalisin po natin lahat ng borlolo sa ating mukha bago magpa-picture, kasama po ang salabin kung kayo ay gumagamit nito. Alisin din po natin ang lahat ng ating mga alahas kasi hindi natin po kailangan yan. Dapat po in neutral facial expression po tayo habang nagpapapicture at hindi po nakasmile. Bawal din po ang heavy makeup sa picture, lalong-lalo na kung ang makeup ay magtatakip sa ating mga identifying facial features tulad ng nunal, birthmark at iba pa. Lastly, siguruhin po natin ang picture natin ay printed sa isang quality photo paper. Mas prefer namin yung matte na texture ng photo paper kasi sila yung tumatagal na hindi kumukupas ang printout. Mag-inquire po tayo sa ating mga photo studio at i-insist natin ng ganitong specification. Itong photo specification ay pareho lamang sa nire-require namin sa mga exam ng CSE. Kaya karamihan naman ng photo studio ay kabisado na dapat ang specification na ito. Pero dapat pa rin tingnan ninyo ang resulta ng inyong picture para hindi masayang ang inyong bayad. Okay, ang next requirement natin ayon sa ating list of general requirements ay isang valid ID. Mayroon lamang po kaming set of IDs na tinatanggap. Para sa kompletong listahan ng mga ID, pakibisita lamang ang website na ito.
Now, ang kailangan sa inyong application ay ang original and photocopy ng valid ID. Uulitin po namin kasi marami ang nadi-disapprove na application dahil dito. Kailangan ang original and photocopy ng valid ID. Pag sinabi naming valid ID, kailangan po hindi ito expired at the time of your submission. Bukod dyan, dapat ang valid ID ay naglalaman ng mga sumusunod. Ang inyong complete name, ang inyong araw ng kapanganakan or date of birth, a clear photo of you, your signature, and signature of the issuing authority. Ang susunod na general requirement ay inyong birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority or PSA, which was formerly known as the NSO. Kailangan po namin ang original and photocopy ng inyong PSA birth certificate. Pag sinabi po namin original, dapat printed po ito sa security paper ng PSA. Madali po naming matutukoy kung ito ay nasa security paper or hindi. Marami kasi kaming application na nakikita na ang binibigay ay isang colored photocopy lamang ng PSA birth certificate. Maigpit po kami dyan, kaya mabuting sundin po ninyo ang instruction na ito. Now please take note, ang main requirement po namin ay birth certificate galing sa PSA. So ito ang aming advice. Sa lahat ng documentary requirements ninyo, kung maaari ay unahin ninyong kunin ang inyong PSA birth certificate. Tingnan po ninyong mabuti kung nababasa ba ng malinaw ang lahat ng inyong personal information sa birth certificate ninyo. Lalong-lalo na itong tatlong ito. Ang inyong buong pangalan, ang inyong birthday, at inyong birthplace. Itong tatlong datos na ito ay absolutely critical para sa amin dahil ito ang pinakaunang identifying document ninyo. Ngayon, kung medyo malabo ang kahit na isa sa mga personal information ninyo, lalong-lalo na yung critical personal information na nabanggit ko kanina, kailangan din ninyong mag-submit ng birth certificate from the local civil registrar or LCR. Uulitin po namin para malinaw. PSA birth certificate ang kailangan po. Yun ang main requirement tulad ng sinabi ko kanina. Magsasubmit lang po kayo ng LCR kung malabo ang inyong PSA birth certificate. Pag ang sinabit lang ninyo ay LCR birth certificate, ay amin pong i-disapprove ang inyong application. Next, as always, paka-check po ng inyong personal data sa inyong birth certificate. Kung may mali po sa inyong personal data, lalong-lalo na yung critical personal information, kailangan po ninyo itong ipakorek muna sa PSA bago kayo mag-submit ng inyong application. Dapat mayroong annotation of correction ang inyong PSA birth certificate sa ganitong pagkakataon. Ito lamang po ang requirement at hindi po kami tumatanggap ng kahit anong ibang dokumento like an affidavit. Kaya ko po sinabi kanina na dapat ninyong unahin ang inyong PSA birth certificate dahil pag nalaman po ninyo na meron kayong discrepancy sa inyong personal data, ay medyo matagal po ang pagpapakorek nito. Sa pagkaalam namin, inaabot po ito ng 3 buwan o mahigit pa. Alright, ang susunod nating requirement ay PSA Marriage Certificate. Ito ay required lamang para sa ating mga female married applicants. Kapareho po ng birth certificate, kailangan po ang original and photocopy ng inyong marriage certificate printed by the PSA in their security paper. Kailangan din pong i-check kung malinaw ba ang personal data ninyo sa inyong marriage certificate tulad ng inyong pangalan, date of birth, place of birth, at ang apelyido ng inyong asawa. Kung may malabo na kahit isa dyan, kailangan din po ninyong mag-submit ng original and photocopy ng marriage certificate issued by the local civil registrar. And of course, as if it was not obvious enough, i-check din po ninyo ang inyong personal data sa marriage certificate kung consistent ba ito sa inyong birth certificate. Just so you know, may mga application po kami natatanggap na inconsistent yung data sa marriage certificate versus sa birth certificate.
Halimbawa, magkaiba ang kanilang place of birth sa birth certificate versus sa marriage certificate. Sa ganitong pagkakataon, kailangan po ulit ninyong magpakorek ng inyong marriage certificate sa PSA. Sa muli, tinatanggap lamang po namin ang annotated marriage certificate at hindi po kami tumatanggap ng ibang dokumento like an affidavit. Now, across all these documents, kailangan pong consistent ang inyong personal data, lalong-lalo na ang spelling ng inyong pangalan. For example, ang surname ninyo sa inyong birth certificate ay De La Cruz, kung saan ang Dela ay magkadikit. Tapos, yung ID ninyo, yung apelyidong De La Cruz, ang Dela ay magkahiwalay. On our treatment, discrepancy po yan. So, dapat lahat ng personal data including the spelling of your name should be consistent. Our ruling is this. For any inconsistency, ang masusunod ay ang inyong birth certificate. Kaya dapat iayon ninyo ang inyong personal data sa inyong birth certificate. Ang next general requirement ay ang declaration of no pending case gamit ang CSC SPEL Form 1. Madali lang po ito. You will just download the form in our website given kanina, iprint ninyo at i-fill out po ninyo ito. Pakitandaan lamang po na dapat kumpleto ang datos na inyong ilalagay sa inyong form. Sa baba ng form, ilagay po ang inyong buong pangalan at pirma nito sa ibabaw. Pagkatapos, i-affix po ninyo ang inyong left and right thumb mark sa mga boxes sa ilalim. The last item in our general requirements list is kailangan lang pag magsasubmit kayo ng documents through an authorized representative. Kailangan po ang authorization letter ay nakapangalan mismo sa inyong authorized representative. Take note, pwede po na computerized ang authorization letter. However, ang pirma po ninyo doon ay dapat original. Also, dapat meron ding original and photocopy ang inyong authorized representative ng kanyang valid ID. If you are sending your documents directly sa aming regional office or isasend ninyo via mail or courier, hindi na po ninyo kailangan gumawa ng authorization letter. This is it for this video. I hope you were taking notes. If somehow you have connectivity issues at hindi nyo napanood itong video ng maayos, lahat ng nabanggit ko dito ay nakapaloob din sa aming website. For written details on the general requirements, you may visit this website. Magandang araw po muli sa ating lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. As with our previous video, mas maganda pa rin kung meron pa rin kayong hawak na printed application form habang sumasabay kayo sa video na to para mas madali po ang inyong pagsunod sa mga documentary requirements. For this video, idedetalye po natin ang specific requirements para sa application for Barangay Official Eligibility or BOE. But before that, as a general rule, lahat po ng documentary requirements na i-discuss namin dito, ang kailangan nyo pong isubmit ay original documents, unless we state otherwise. Malinaw po? The first specific requirement is a DILG certification on the services rendered by the barangay official. Itong certification ay may dalawang format. Depende po kung kayo ay elective or appointive barangay official. Ang ating elective officials ay ang punong barangay, mga kagawad, at ang SK chairperson. Ang ating namang appointive officials ay ang barangay secretary and barangay treasurer. Please take note na magkaiba po ang form sa elective and appointive official. Bago po kayo umalis sa DILG office, i-check po ninyo kung tamang format po ang binigay sa inyo. Bago din po kayo umalis sa tanggapan ng DILG, suriin po ninyong mabuti ang binigay na certification. Dapat ang mga detalye dito ay accurate at consistent sa inyo. Halimbawa, dapat tama ang spelling ng inyong pangalan, ang detalye ng inyong service record tulad ng kung saang barangay kayo nag-serve, at kung anong posisyon. Dapat din po na tama ang inyong period of service at ito ay nakalagay in complete dates. Uulitin po namin, complete dates.
Hindi po pwede na sa ating service record ay buwan at taon lamang ang nakalagay. At lalong-lalo nang hindi rin pwede kung taon lamang. Kung nag-serve po kayo ng multiple terms, dapat po ang listahan ng ating certification ay magsisimula from the most recent term you have served. In any case, kailangan lamang po namin ng isang complete term para mabigyan kayo ng eligibility. Kahit pa nakapag-serve kayo ng tatlong term, isang term lamang po ang kailangan para mabigyan kayo ng BOE. Speaking of term, ang tinatanggap na lang namin sa ngayon na application as of recording this video ay yung mga nakapag-serve noong 2010 to 2013 at saka sa 2013 to 2018 na term. Nag-lapse na po ang application period para sa mga nag-serve noong 2007 to 2010 and earlier. Lastly, dapat po pirmado ng LGOO ang inyong certificate or ang kanyang authorized representative or signatory. Dapat din po na yung form mayroong dry seal. Kung wala pong dry seal ang opisina, dapat po mayroong certification doon sa form na nagsasabing walang dry seal ang opisina. Ito lang ang tip ko para sa inyo. Unahin po ninyong kunin ang DILG certification bago ang mga susunod na requirements. Kung bakit, malalaman po ninyo sa ilang saglit lamang. Okay, ang next specific requirement ay ang certificate from the punong barangay on your services rendered. Ito ay tinatawag naming corroborating document. Kukuha po kayo ng certification sa inyong barangay na kayo ay nakapag-serve bilang barangay official. Ngayon, ang certification na ito ay walang specific format ng di tulad ng sa DILG. But mayroon din siyang specific na requirement. Dapat po, ang lahat ng datos dito na ilalagay ay consistent sa inyong DILG certification. Specifically, yung pangalan, yung lugar kung saan kayo nag-serve, yung position title, at ang inclusive dates ng inyong serbisyo. Iniisa-isa po namin itong i-check for consistency versus the DILG certificate. Kung meron mang inconsistency, it shall cause for the disapproval of your application. Kaya nga sabi ko kanina, unahin niyong kunin yung DILG certification, after which, saka kayo kumuha ng barangay certification. Ngayon, dapat ang nakapirma dito sa certificate na ito ay ang punong barangay lamang. E ngayon baka magtanong kayo, eh sir, ako po yung punong barangay ngayon. Sino ang pipirma para sa akin? Kung kayo ang current punong barangay at nag-a-apply kayo for the eligibility kasi halimbawa kayo ay na-re-elect or halimbawa dati kayong kagawad tapos ngayon kapitan na kayo, pupunta kayo sa isang mas mataas na opisina para magpagawa ng certificate. Ibig sabihin, pupunta po kayo sa municipal or city mayor para magpagawa ng certification on services rendered. Ang susunod na specific requirement ay ang signed oath-taking certificate. As usual, dapat consistent ang ating personal information and position title sa certificate na ito. Sa dokumentong ito, pakitutukan lamang po ang petsa ng paglagda ng administrative officer sa ilalim ng form. Technically po, dapat kasi nakapag-oath muna tayo bago tayo mag-start ng ating actual service. Pero naobserbahan po namin kasi na may mga ibang lugar sa atin na nagma-mass oath-taking. And kadalasan po, itong mass oath-taking na ito ay nagaganap after na ninyong magsimula mag-serve. Tingnan po lamang ang petsa ng pagpirma ng inyong oath-taking certificate at dapat ang petsang ito ay on or before your first day of service sa ating barangay at DILG certification. Halimbawa, kung ang inyong oath-taking certificate ay pinirmahan noong December 1, 2013, hindi naman po pwedeng nakalagay sa DILG certificate natin na nagsimula tayong mag-serve noong November 30, 2013. Dapat po, on the same day po ito or later. Ngayon, kung ang oath-taking certificate po ninyo ay napirmahan on a later date as compared to your DILG and barangay certification, maaari po kayong mag-submit ng other proof of having been elected or appointed to the position. Para sa ating elective officials,
maaari po kayong mag-request ng election returns or canvas of votes from your local COMELEC. Dapat po authenticated copy ito. Para naman po sa ating appointing officials, maaari po kayong mag-submit ng inyong appointment paper or yung barangay resolution na nagtatalaga sa inyo sa posisyon. Now, this is especially for our barangay officials na nakapag-serve on multiple terms. Dapat po yung ibibigay nating oath-taking certificate or election returns or canvas of votes or appointment, kung ano man yan, ay dapat in accordance with the term indicated in the DILG certification. Halimbawa, may nagsubmit kasi ng application sa amin ng DILG certification niya ay nagsasabing nag-serve siya for the 2013 to 2018 term. Pero ang binigay niyang appointment or oath of office ay noong na-appoint siya noong 2018. Di-disapprove yung kanyang application. Dapat ang sinubmit niyang appointment ay noong 2013. Please remember this basic principle in applying for BOE. Focus all your documentary requirements for one term only. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, isang completed term lang ang kailangan ninyo para ma-grant ng BOE. The next requirement is a notarized affidavit of non-employment. Now, kung meron po kayong application form, maaari lamang po na basahin ninyong maigi yung statement sa number 4 under specific requirements. Basically, dapat ganito ang nakalagay sa inyong affidavit. Number 1, na kayo ay nag-serve as barangay official in this capacity, in this barangay, and in this term. Number 2, na habang kayo ay nag-serve as barangay official, kayo ay hindi employed in the government. And number 3, na kayo ay hindi tumatanggap ng ibang sahod or remuneration from the government except your honorarium for holding a specific position in the barangay. Dapat po, kumpleto yung statements na yan sa inyong notarized affidavit. Otherwise, madidisapprove po ang inyong application. Madali lang po ito. From my observation, merong mga notary public or kahit sa public attorney's office na nakaproforma na po itong affidavit na ito. Pero kung wala, siguruhin lamang po natin na kumpleto ang statements sa ating notarized affidavit. Ang next requirement is an affidavit of no relationship to the appointing punong barangay. Itong affidavit na ito ay para lamang sa ating mga appointive officials. Yung mga elective officials hindi kailangan gumawa nito. Ngayon, pwede po ninyo itong isabay ng isahan sa affidavit of non-employment para isahan din ang bayad nito. Ang importante lang po, nakastate dito na hindi kayo related sa inyong punong barangay na kung sino nag-appoint sa inyo up to the 4th degree of consanguinity or affinity. Ang last pong requirement, yung master list of barangay officials ay agency to agency concern. Meaning, hindi po kayo ang magbibigay ng master list sa amin. Meron na po kaming master list of barangay officials galing sa DILG Regional Office for the 2010 to 2013 and 2013 to 2018 terms. Ngayon, ang ginagawa lang namin doon is sinecheck namin kung tama ba yung pangalan ninyo sa master list versus your PSA documents. If mayroon pong discrepancy in your name in the master list, we shall notify you via email about this. Kaya po, dapat ang ilalagay nating email address sa ating application is an active valid email. At i-check ninyo ito from time to time. Baka may email kami sa inyo. Now, ano ba ang kailangan ninyong gawin para ma-rectify ito? Kailangan po ninyong mag-request sa DILG ng correction of name sa master list. Magsisimula po ito sa local DILG ninyo. And ultimately, magbibigay ang DILG region ng certificate sa aming opisina. To reiterate, ang certificate na ito ay dapat manggagaling sa DILG Regional Office at ang nakapirma dito ay ang DILG Regional Director. This about wraps up our discussion for the specific requirements for BOE. The application fee for BOE is 500 pesos.
Before we end, nais ko lamang ipaabot na ang lahat ng documents na pinag-usapan natin dito ay para lamang sa inyong application for the eligibility. Hindi pa po kasama dito ang pagpoproseso ng inyong Certificate of Eligibility dahil ito ay separate transaction na may sariling documentary requirements and payment. Para mas madali ang inyong application, isama na po ninyo ang required documents for the issuance of a Certificate of Eligibility sa inyong application. For details of the requirements, please visit this website. Lastly, for information on how to submit your documents, pakibasa din po ang aming latest advisory tungkol sa temporary alternative procedure for eligibility-related transactions. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and we hope to see your applications soon.